Yo, what's up mga katatak? So magandang araw sa inyo, panibagong araw at heto yung mga nakasalang natin ngayon. So yan, hindi kompleto yung team natin ngayon kasi 23 na. So yun, hindi nga kompleto. At yan yung nakasalang namin ngayon, nilalagari ko yan. Plus, eto, lalagariin pa nila ito mamaya. Yan, kaya nag-enjoy ang kahapon. Ayan, ito yung nakasala namin ngayon. Di-deliver din namin ito mamaya. Yan. So, yan mga katatak. Yo, what's up mga katatak? So, tara, simulan na natin to. At ito nga, nagkakabit tayo ng damit. Siguraduhin lang natin lagi mga katatak na pantay yung kabit natin ng damit para walang aberya sa print alignment. Yan. Natataka na nga pala namin yung una sa harap, tapos na i-front yan, baril likod naman yung sasalang natin. So sa likod na to mga katatak, dalawang kulay yung print. So ayan, ito yung setup namin. Medyo mahirap mag taas baba pero sobrang tipid sa space. Biro nyo mga katatak, 80 pieces yung kaya naming isalang sa space na yan, diba? Gano kasulit yun. Yun nga lang, extra pagod lang para sa mga taga-blower natin kasi sila din yung nagtataas, no? So tara, simulan na natin mga katatak. So ito, unang patong. Yan. Nga pala mga katatak, panatilihin yung tiyo yung unang patong bago nyo siya patungan ng second coat. Kasi mas maganda yung output niya kapag tiyo yung unang patong. Or bawat coat dapat tiyo, mas maganda. No, yun. Mas maayos kasi yung nagiging lapat ng print kapag tiyo yung first coat. So ito mga katatak, kaya dalawang patong lang tayo dito. Hindi naman siya pang clothing or pang commercial, pang pamigay lang naman ni client. At syempre, iba din ang presyuhan natin sa mga ganitong print, hindi katulad sa clothing. Kasi yung mga ganitong print, sobrang hindi siya maarte sa detalye, sa quality. Kasi ang importante dito, nababasa o nakukuha ka agad kung ano yung nakalagay sa damit, no? So, ganun yan mga katatak. Ito, ganito yung mga pinakaunang mga project talaga natin na nasimulan sa printing. Hindi tayo kaagad sa clothing line, pero yun yung naging target ko nun eh. So, nung nagsimula ako, dahil estudyante pa lang ako, walang connection, ang mga kliyente ko ay mga teacher, estudyante, nagbebenta rin ako ng damit sa eskwela namin. So, nagdi-design ako ng damit, parang clothing siya, pero hindi ganun yung presyo, mura ko lang din binebenta. So, nag-design ako dati ng 2-color print, tapos may inside print din ako nilagay doon, binenta ko siya ng 180. Pero ang naging puhunan ko sa damit doon ay wala pang 100. Tapos print ay 50 pesos lang naman. Tapos 30 pesos yung pinakatubo ko sa damit. Pero yung sa print natin, may tubo na rin ako doon sa 50 pesos na yon. So, palduans ako dati. Naalala ko, 200 pieces yung nabenta ko nung damit na yon. Estudyante pa lang ako noon. Kasi, ang ginawa ko mga katatak, ipinasok ko siya as pwedeng gawing uniform. So yan, next na patong tayo pero hindi ko nabibideo mga katatak. At eto nga mga katatak, so bago matapos yung araw, pumunta tayo sa kasal ng tropa. Hindi ko na siya na-video kasi wala siya dito kanina. Nag-video tayo, so yan. Yo, what's up mga katatak? So ganun nga natapos yung araw natin. Hindi ko na na-video yung ibang ginawa natin pero doon lang din naman umikot. So, yun. Maraming salamat sa panonood at sa pananatili sa mga video natin mga katatak. So, siguro sa mga susunod, mas makakalabas na tayo at mas makakapagbigay ako sa inyo ng mas malupit pang impormasyon. Pero sa ngayon, ganito na muna, no? Pasensya na kayo mga katatak. Yeah, maraming salamat at Merry Christmas nga pala sa inyo. So, yun. Peace!